forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Aye, your health is your wealth, now I'm telling you. Okay, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din sa ating mga televiewers at sa mga taga-subaybay sa Health, Wealth, and Home dito sa Kakampi, www.ustreamchannel.itv Kakampi Online. Bigyan muna natin ng pansin itong mga pagbati sa ating mga kaibigan na alam ko na nanonood sila ngayon at nakikinig. Lalo-lalo na itong ating mga taga-subaybay. Binabati ko po si Rhea Briones. Siya pang sekretary ng Liga ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Si Mr. Mil Chan, Mr. Tony C. Mr. Tony C. Engineer Manny Lumbris at saka si Ao. Siya po ay publisher ng Metro Plus News. Ganun din kay Miss Alice Molino Tan, Miss Justin Reed Templanza, si at sa ganong din kay Tony Panil, kay Boyet Lupis, at saka kay Miss Marivic Clarin, ganon din kay Miss Los Cruz, at kay Prissy, ganon din kay Mercy. Binabati ko rin si Leah at saka si Bernie, ganon din kay Jeff at sa atin mga kaibigan na sila Dali at si Ann at saka si Roniel na kanyang asawa. Ganon din, binabati ko po ang yung presidente ng ng local jazz at sa lahat ng mga members nila, ganun din sa kanilang spokesperson na si Prissy Ku. Siya po ay ang kanilang spokeswoman. Atin muna sila handugan ng isang kanta. Dahil itong kanta na ito ay kanila pong tinatawag na yun ang kanilang theme song sa kanilang organization. Narito po yung kanta nila, For the Good Time. Hi.
wonder how it's your world. Now I'm telling you. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time. For the good times, you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time. For the good times, for the good times. Okay, yun po yung kanta na For the Good Time, ay yan po ang theme song ng isang organization na kung tawagin ay local jazz. Sila po ay ang, yun po ang, ano, yung kanta na yun, yan ang pinakapaborito nilang kanta na inihandog natin sa kanila. Alam ko sila ay nanonood at makikinig na yun. Lalong-lalong na ang kanilang mga presidente na si Mr. Caloy Tolentino. At i-ano po muna natin ito yung tungkol sa, balikan uli natin itong tungkol sa super baking soda na sinasabi ng nabanggit kong pangalan kanina. Dahil siya po ang naka-ano nito, na kita niya ito sa internet. Ang founder nitong gamot na ito ay si Dr. Tulio Simonsini. So, nakasama dito si Dr. Tulio Simonsini ay isa po siyang doktor na
na ano yung naga, mayroon siyang ano ng therapy. Siya po ay oncologist ng Roma, sa Rome. Ngayon mayroon pala siyang center ng ano tungkol sa mga ano yung tinatawag na Simoncelli Cancer Therapy. Yun ang ano niya eh. Cancer, ang cancer daw ay isang fungus. Mayroon siyang ano ng yung gamot na sinasabi niya ay nakakagamot din yan sa cancer and fungus. Pero actually, hindi naman daw talagang gamot yan. Pero, yun po ay nakapagpapagaling. Nakapagpagaling siya sa kahit anong uring sakit sa katawan. Ngunit ang ano doon, kung halimbawa nag-uumpisa pa lang ang cancer mo, hindi pa masyadong malala, pwede pa magamot doon sa baking soda na sinasabi. Ganon din yung ano pa ito yung kuan ng ibang klase na karamdaman, yung kung diabetic ka, yung mga bukol-bukol sa katawan ay yun ang nagagamot doon sa ano na yan. Kung meron ka rin ano pa yun yung cirrhosis na sakit ay mapapagaling din sa pamamagitan ng pag-inom mo ng baking soda. Sa tingin ko naman, nung ina-interview ko dito yung nakaano sa internet, nakuha siguro ninyo kung saan maaaring bilhin yung gamot na yun. Iyon naman, kumbaga sa ano eh, ang isang set noon, gagamit mo yan sa loob ng isang buwan. So, medyo matipid kaysa yung magpapakimo ka or sa ibang paraan na gagawin nyo, mas nakaka-minus ang gastos ninyo dito sa baking soda. Dahil ang ano nito, isang kutsara lang, tapos 8 ounce lang na ano, tubig. Ihahalo mo. Kaya lang, ang kainaman doon, kailangan lusaw na lusaw. Hindi mo pwedeng ano na mayroon pang mga nagbubuo-buo doon sa baking na yun. Kailangan lusawin mo yung tubig. Pwedeng ano, yung medyo warm water ang gagamitin mo para hindi mamatay ang pinaka ano diyan, pinaka kwansa na gamot. Pero yun naman ay natural na gamot. Ang alam ko, marami na ngayon yung mga naghahanap ng mga gamot na natural kaysa dun sa mga synthetic. Pero ang synthetic, maganda yung kapag may operasyon ka, yun, pwede yung gamitin. Pero yung mga pang-maintenance, mas nakaka-igi yung ano, yung natural na gamot. Kasi tulad nitong sinasabi natin na ano, yung hindi pwedeng tulad ng asukal na puti, yung asukal na natural lang na asukal, hindi pwedeng gamitin ng isang may karamdaman na diabetes. Sa pag diabetic ka, medyo namimili ka ng asukal. So, ang pwedeng gamitin ng isang diabetic ay stevia. Yung sinasabing stevia ay all natural. All natural siya na zero calorie. Yan ang sweetened na zero calorie. Kaya, kumbaga sa ano eh, ay mahirap talaga magkaroon ka ng karamdaman na diabetes. Kasi, kumbaga sa ano, namimili ka ng pagkain, hindi ka pwedeng kumain ng mga matatamis, hindi ka pwedeng kumain ng ibang mga pagkain na, kumbaga sa ano eh, nakasanayan. Yung bang mga pagkain na talagang hindi pwedeng makain ng isang diabetic. Kung kumain man tulad ng saging, mga isang piraso lang o kalahati ang kakainin. Ang prutas naman na pwede niyang kainin ay yung star apple. Iyon ang pwede niyang ano, dahil natural ang tamis noon. Pero kung mga asukal ang gagamitin, talagang napakahirap. Hindi pwedeng gagamitin nung ano, ng isang diabetic.
Kaya kinakailangan mag-ano tayo ng asukal na medyo ano. Pero ito meron tayong dito asukal na tinatawag na coconut sugar. Pero alam ko hindi masyadong familiar sa inyo ito. Ilan-ilan lang ang mga nakakaalam nitong coconut sugar. Dahil yung mga nakasanay ng asukal, yung asukal talaga na ano, meron tayong brown sugar, maganda rin gamitin yan, pero more on yung stevia. Kung hanggat maaari, medyo nagkakaedad na eh, kailangan stevia na talaga yung gagamitin. Or itong coconut sugar. Kasi yung coconut sugar ay sa flower naman yun ng nyug kinukuha para maging ano, maging sugar. Yan ang tinatawag na organic sugar. Kaya napakaganda nito eh. Medyo maganda ang ano nito sa katawan. Pwede itong ano, healthy ang katawan natin. Ang ano nito ay kung nakakapag ano ito ng chronic illness or conditions. Katulad ng diabetes, gallstone, at saka cancer, heart disease. Pag may heart disease ka, hindi pwede yung ibang ano. More on maganda itong coconut sugar na maano dito sa kung may karamdaman ka na sa puso kung tawagin. At saka yung obesity. Di ba ang obesity sadyang napakahirap. Pero pagka medyo ano ka, kung talagang masyado kang kuhan sa katawan mo, pwede mong gamitin itong ano ng coconut sugar. Dahil yung coconut sugar, talagang mabuti ito sa isang mataba o obesity. Kaya medyo ano tayo dito sa atin kalusugan. Maganda itong ano yung asukal na galing sa nyug dahil nang gagaling ito sa flower ng ano ng nyug. Kaya kung atin isipin eh talagang noon wala naman 'yan. Kumbaga sa ano ngayon lang naglalabasan 'yan eh. Ngayon lang tayo nagiging conscious sa ating kalusugan. Pero dati-dati, hindi naman ganun ang ano eh. Wala naman mga iyan. Pero kumbaga sa ano, natutuklasan unti-unti, natutuklasan ng mga doctors at saka yung ibang tao na nakakatuklas. So maganda rin yan dahil na pipigilan yung pagkain natin na hindi tayo mapasama. Kasi yung iba, kain ng kain lang sila. Hindi nila iniisip kung ikasasama or ikabubuti sa katawan. Maganda yun kung ikabubuti, pero pag sinabi ikasasama at hindi niya nalalaman, kain lang siya ng kain. Kaya yung iba na sa pagtulog nila sa gabi, kinabukasan hindi na nagigising dahil dun sa mga kinain nila na ano ng high blood. So, ito naman ang anuhin natin itong ano. Batingin din natin yung isang organization nila, Mr. Caloy Tolentino, na mayroon silang foundation na ang kanila namang team song ay ang Young Ones. Kung hanggat maaari ay ihandugan din natin ng kanilang magandang awitin, yung Young Ones. Narito po yung awitin na Young Ones. In a big fancy car, if you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have
have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. The young ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live and love while the flame is strong, for we won't be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Okay. Medyo nakalimutan kong batiin itong iba nating kaibigan. Baka magtampo eh. Balik ulit tayo dito sa mga pagbati. Dahil itong mga kaibigan natin ay sila po ay nagkaroon ng press con noong February 20 sa Quezon City Sports Club. Gusto nilang batiin sila. Binabati ko si Congressman T.D. Casino, si Leon Estrella, si Butch Valdez, si Attorney Villegas, si Ting San Diego, si Rolly Dileso, at si Manny Lupis, si Ting Santiago, si Caballo, si Mr. Caballo, si Mr. Melchor Magdalo, si Attorney Glenn Chu, at ganun din dito sa ating mga kaibigan na mga kasama ito ng mga guests, si Macy's Dakigan, si Melchor Rizal, si Mr. Aurelio Yupo, at si Miss Wendy Simeon, si Mr. Si Miss Erlinda Valderas, si Miss Anli Lilang Morales Lilang,
si Miss Flores, Munina Flores, si Miss Edsel Tulad, ay Tuba pala, Tuba, Miss Christy Jacusalim, Jacusalim, si Mr. T. De Aguirre, at saka si, ay si Miss Tiding Aguirre pala. Naku, magagalit sa akin ito kapag mamardirin ko yung pangalan niya. Si Miss Lorita Pulga at si Mr. Solomon Esteban. Ayan. Iyon, itong sila Mr. Solomon Esteban, si Anneli Lilang, sila naman po ay mga taga Pywater. Ay, medyo alam ko itong mga ito ay talagang iniintay yung batiin sila. Narito naman yung ano kasi ang gusto nila, handugang ko raw sila ng isang awitin. Ang awitin na paborito nila. Talagang sa grupo nito, yung mga taong yan, napaka-paborito yung kanta na My Way. So, nandito yung awitin na handog natin sa kanila. Dedicated to sa kanila. Si, yung My Way. Back when I was a lad, such a long time ago, your health is your wealth, now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth, now I'm telling you so. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man
has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Okay. Bago po natin ipagpatuloy ito ang ating tinasalakay, ay maga ano muna tayo ng isang patalastas. When I was alive, such a long time ago, your health is your wealth, now I'm telling you so. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo, inyong-inyo na, para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! May sakit si Junior? May pera ka bang pampa-ospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no-balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapa-ospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. No matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car, if you're the lord of the manor or the belle of the ball. Okay, sa ating pagpapatuloy nitong ating ng ating kalusugan, atin munang balikan itong yung sa tungkol sa vitamin B. Kasi ang vitamin C, di ba, mas marami ang mga benepisyo na idudulot sa ating katawan ng vitamin C. Ito naman dito tayo sa vitamin B. Ang vitamin B ay support and increase the rate of metabolism. O, yan ang nagsusuporta sa rate ng ating metabolism. At nagmi-maintain ng healthy skin and muscles. Minimaintain ng vitamin B yung ating muscle, skin, at saka yung pag-function ng ating system.
So, yung maintain healthy skin and muscle tone. So, at saka enhance immune and nervous system function. So, para hindi ka kapitan ng nervous system, iyon ang nagko-control sa ating sa ating nervous, yung vitamin B. At saka nag-promote ng cell growth. O siya naman ang nagbibigay, nagdudulot ng ng cell growth natin. And division including that of red blood cells that prevent anemia. O yun nga yung blood, yung white blood at saka yung red blood para hindi ka magkaroon ng anemia. Kasi once na may anemia ka, mapapadali ang buhay mo. Gawa nga hindi magkatugma at hindi natatalo ang red blood natin ng white blood natin. So reduce the risk of pancreatic cancer, one of the most lethal forms of cancer. Ang vitamins nagko-contents ng coconut sugar. Aba, maganda ito. O nagko-content pala siya ng coconut sugar. So, ika nga, kung masyado kang sa katawan mo, kinakailangan maging conscious ka or medyo maging maingat ka rin sa pag-ano sa katawan mo. Yung hindi basta-basta pati yung mga pagkain. Gawa nga yung mga pagkain ay hindi basta-basta na lalong-lalo na yung mga pagkain natin for instant. Hindi tayo na sa mga pagkain ng mga natural. Puro instant. May mga chemicals yan. Baga masarap kumain pero hindi yung araw-arawin. Kasi mahirap yung araw-araw. Iyon at iyon ang kakainin mo. Ang doon, once a week or once a month or once for 2 weeks. Kasi mahirap yung araw-araw. At kapag kumain ka naman yan, lalo na itong mga noodles, kinakailangan iinom ka ng maraming tubig. Pagdating sa bahay, inom ka ng maraming tubig para maiihi mo, mawash away sa katawan mo yung nakain mo na mayroong chemicals. Kaya mahirap mag-ano tayo sa ating katawan. Mahirap yung abusuhin natin ang ating katawan na kumbaga sa kung gusto mo mapadali ang buhay mo, abusuhin mo katawan mo. Pero kung medyo gusto mo mabahaba ang buhay mo, kinakailangan mag-ingat sa kalusugan at maging malinis sa katawan. Hindi ko mo nag-iingat ka na hindi ka magiging malinis sa katawan mo. Kinakailangan maging malinis ka rin sa katawan mo. Kasi napakahirap yung maingat ka nga sa katawan mo, ngunit hindi ka naman malinis sa katawan mo. Wala rin kwenta. Kinakailangan parehas yan. Yung maging malinis at maging maingat. Lalong-lalo na sa pagkain. Dahil alam ko naman na nalalaman mo yung pagkain na medyo nakakasira sa ating katawan. Alam mo naman yung mga pagkain na nakabubuti sa ating katawan or sa ating kalusugan. Kaya, iyon ang aking masasabi dahil sa kung minsan, siguro ko dahil sa kahirapan, kahit ano na lang kakinakain, kahit hindi ikabubuti sa ating katawan. Ngunit, kahit kumain ka naman doon sa pagkain na medyo makakasira sa ating kalusugan, kinakailangan talaga inom ka ng maraming tubig para may ihi mo yun. At least, nakaka-ano rin yan, bawas doon sa mga pagkain na may chemicals. Kailangan lang talaga uminom ka ng maraming tubig.
nakakaano nga naman. Pero kung yung sinasabi nyo na nung isang Lunes ay mayroon tayong bisita rito, na yun daw ang nakapagpagaling sa maraming karamdaman niya. Meron siyang kidney, mayroong ano sa pancreas, diabetic pa siya. Pero sa awa ng Diyos, nagtiyaga uminom siya doon sa gamot na sinasabi niya. Pero actually, hindi naman talagang tunay na gamot. Pero nakakapagpagaling dahil natural siya. Kaya, kung medyo matiyaga ka lang, kinakailangan, uminom ka noon. Kung interesado ka, dahil nasabi na nung isang Monday na ng ating bisita na doon mo matatagpuan niya kung gusto mong bimili. Doon sa kanyang sinabi, hindi ko naman nakuha sa kanya kung saan yun, basta sa Tondo. Hindi ko alam kung saan sa Tondo, ang luwag-luwag ng Tondo. Pero alam ko na kinuha ninyo ang address, pwede ninyo puntahan. Para kayo naman ay makabili. Iyon ang kuha ng ating bisita nung Monday. Dahil subok talaga niya yun na iyon ang nakapagpagaling sa kanya. Hindi naman niya yan isisiwalat kung hindi siya gumaling doon. Siyempre kaya niya sinisiwalat, pinapaalam sa ating mga kababayan na iyon ay mahusay na ano, nakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Pero kung hindi raw yun, marami na siyang sa pagpapagamot, nakarating din siya sa ibang bansa para mapagamot, dito rin sa Pilipinas. Wala, hindi gumagaling yung karamdaman niya. Pero nung matuklasan niya yung nasabing herbal na gamot, iyon ang nakapagpagaling sa kanya. At saka, sabi niya sa awa ng Diyos, medyo nabawas-bawasan ang gastos niya. Dahil iyan, kumbaga sa ano, minsan ka lang bibili ng, medyo may kamahalan nga lang. Pero, kung ang pagbili mo ay maramihan. Pero kung ang pagbili mo ay tingi-tingi, medyo mapapamahal ka pa. Mura nga, pero tingi-tingi, mapapamahal pa sa iyo. Kaya bumili ka na ng isang dosena para alam mo na matagal-tagal maubos sa iyo. Pero kung medyo kaya naman ng, kung kaya ng bulsa mo, bumili ka ng isang dosena. Pero kung tingi-tingi, nasa sa iyo yan. Lalong mapapamahal sa iyo. Kasi kung medyo tayo ay nagtitipid, pwede mo rin naman tipirin yan. Pwedeng sa una pa lang, isa sa umaga, isa sa gabi. Ngayon, kung medyo nararamdaman mo, medyo mayroong konting pagbabago, mag-maintain ka na lang kahit isang beses sa isang araw. Pero ang gagawin mo sa una, isa sa umaga, isa sa gabi. So, ang kasunod niyan, alternate na. Kung uminom ka ngayon sa umaga at saka sa gabi, bukas hindi. Sa sunod na araw na naman, para medyo makaminos ka. Iyon ang ano doon. Yung sumunod na doon, minsan na lang sa isang araw. Kasi, para ang, kumbaga sa ano medyo mabang buhay natin, medyo maging maayos ang pakiramdam natin, pati yung memory natin, medyo hindi tayo magkakaroon ng loose memory. Kasi pag medyo nagiging kumbaga sa ano, nagiging ulyanin na tayo, medyo iba na yun. Mas mainam yung medyo nandun pa rin yung nakakaalala ka. Kasi kumbaga sa ano medyo kuha ng ano natin, yung isipan natin. Medyo ngayon bitawan muna natin itong tungkol doon sa baking soda. Kasi nung nakaraang Monday, hindi ko nabati itong ating kaibigan na si Mr. Caloy Tolentino. Ganon din kay Alvin kasi magkaisa ang kanilang birthday, isang pecha. Binabati ko nga pala sila Mr. Tolentino at saka si Alvin ng belated happy birthday. Nag-celebrate sila ng kanilang birthday nung Friday,
February 27 na ginanap doon sa Bob's Restaurant doon sa Star Mall. So, sana humaba pa ang buhay ninyo. Atin muna nating bigyan ng awiting happy birthday itong ating mga kaibigan. Dahil medyo nakalimutan ko nung Monday na batiin sila ng advance happy birthday. Ngayon, belated happy birthday na. Narito. When the Lord takes your soul. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another. Yeah, good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Oh, oh. Little times always smile on you. May happiness always come your way. We're here to love you. We're here to celebrate your day. Tuloy naman natin itong tungkol sa ating kalusugan. Kasi nung February 10, nagkaroon ng forum sa Annabelle Restaurant tungkol sa ano yung health, sa health forum na ginanap sa Annabelle. Ang nagpaano ng health forum ay ang Philippine College Physician na in cooperation with Philippine Heart Association naman. Heart Forum ang ano nila nung February 10. Ang kanila namang naging guest noon ay si Doktora Maria Ronelia Francisco. Siya po ang chairwoman ng PMA. At Council and Congenital Heart Disease. So itong ang at saka yung isang doktor naman ay si Dr. Jonas Del Rosario, former chairman ng PMA,
cancer and congenital heart disease. Ang sabi ni Doktora Francisco at si Dr. Rosario, dahil ang naging pamagat ng ano ng kanilang forum ay Camp Brave Heart. Itong Camp Brave Heart ay ano daw ito, isang napakaano na sakit. Kumbaga sa ano eh, medyo may pagka-try doon. Pero ang ano naman ito ay yun naman ang pinaka-highlights noong February. Highlights of Heart Month. Heart Month. Yun ang ano nila. Ano pala yan eh, Heart Month ng ano ng heart sa February. Kaya kumbaga sa ano, special day ang ano nila sa surgery naman ito, so para sa mga children. Kaya yun ang naging topic ng kanilang ano nung February. Dahil di ba ang February ay araw ng mga puso. So, iyan ang sinisilibrate nila ng ano yung Heart Month. Dahil iyon ang kuan nila na yung Philippine Heart Association sa kanilang asosasyon. Kaya siyempre tinapat ng February, gawa nga nung iyan ang araw ng mga puso. Ang whole month ng February ay araw ng mga puso. So, kaya kung mayroon mang karamdaman, iwasan daw yung mga pagkain na hindi karapat-dapat kapag mayroon kang sakit sa puso. Yung mga mamantika or yung mga maalat, hindi rin yung bagaman sakit niyong ano niyan, yung mga maalat. Kasama din daw yan dyan sa ano, at saka yung mga matatamis, hindi raw masyado. Okay lang naman yung kumain, wag lang masyado. Dahil medyo nakakaano rin yan ng puso. Eh, kaya mahirap mag-ano ng mag-abuso sa katawan. Dahil ang katawan natin ay para rin ano yan, makina. Ang makina ay pag over na ang paggamit at wala namang linis-linis, wala whatsoever, eh hindi rin maganda. Kinakailangan. Paminsan-minsan, every 3 months, ilinisan ng makina para maging maayos na naman. Pero kung ilang taon na at hindi nalilinis, umabot 1 taon, 2 taon, hindi nililinis, masisira nga. Katulad din yung katawan ng tao, kapag hindi ka maingat sa katawan mo at puro ka na lang kain ng kain, hindi na ilalabas yung kinain mo, ang cost noon, nagkakaroon ka ng karamdaman sa colon. Colon cancer naman ang nangyayari. Gawa nga nung hindi mailabas yun eh. Kinakailangan malinis muna ang colon mo bago ka bumanat uli ng mga pagkain na medyo hindi ka nais-dais. Dahil maraming pagkain na masasarap pero mahirap naman makaano sa katawan natin. Kaya kinakailangan maging maingat tayo. Huwag naman yung tudukain ng tudukain. Medyo kunting ano naman, kunting kuwan sa pagkain. Huwag naman yung tudu-tudu. Kapag may nakikita pagkain, sige lang na sige. Hindi tama yung ganun. Kinakailangan maging maayos ang pagkain natin. Pag busog ka na, tama na. Hindi yung kahit busog ka na, sige pa ng sige. Yung karamihan yung ganun, tulad yan sa mga manginginom. Alam nila ang masama na yung katawan nila. Inom pa rin ang inom. Yung alak, inagawa ng kape. Maaga pa, hindi pa nakakapag-almusal. Umiinom na. Bukod sa umiinom, naninigarilyo pa. Dapat, kung inom ka na inom ng alak, iwas-iwasan mo na ang paninigarilyo. Hindi yung sigarilyo din, sigarilyo doon, inom ng alak din, inom ng alak doon. Eh, talagang pag-ano na yan sa katawan, sa sarili niya, gusto na talaga niya magpakamatay. Pero kung talagang
Hindi naman masama uminom. Huwag lang magpapakalangaw. Huwag lang magpapakalasing. Uminom ka sa, ayon sa nararapat. Hindi yun yung hindi ka na maka ano sa kalasingan mo. Sigap ka pa rin. Gusto mo pa rin uminom. Bagamat lasing-lasing ka. Lasing-lasing ka na. Medyo ano na. Kaya bago tayo magtapos sa ating programa, mag-ano muna tayo ng isang awitin tungkol dun sa isang organization na kalimutan niya ibigay sa akin ang kung ano organization meron sila. Ang gusto naman yung Unchained Melody ang kanilang theme song sa grupo nila. Such a long time ago, your health is your wealth. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Sigh, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch such a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. Godspeed your love to me. Okay, napakaganda ng awitin ng Unchained Melody. Alam ko na siya yung grupo ng isang organization. Nakalimutan nila ibigay sa akin yung kung anong pangalan ng organization nila. Pero alam ko nakikinig sila at nanonood, dahil yun talaga ang babantayan nila. Yung ano, mahandugan sila ng awitin ng Unchained Melody. Pero itong ano natin, bago tayo magtapos eh, may medyo akin lang po masasabi ay
huwag kayong magsasawa sa pakikinig at panonood dito sa ating Health, Wealth, and Home na programa tuwing Lunes sa oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Bayan nyo hanggang sa muli sa ganito ring oras. Ako po si Yuli Tevis, nagsasabing paalam. Mabalo. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Hi, your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth. Now I'm telling you.